Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon dahil nandito na naman po tayo sa online ministry. Ito po sa Connect to God online ministry. At sa umagang ito, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa araw na ito na patuloy niyo pong inahintulutan na yung mga salita ay maibahagi po sa mga nakikinig at nauhaw sa iyong mga salita. Ang lahat po ng gawa ng kaaway na nais sumadlang, Panginoon, sa pagkilos ng iyong kapangyarihan, ng Espiritu, Panginoon, at sa paglapit ng mga kaluluwang nauhaw sa iyo, sinasaway ko po, Panginoon, in the name of Jesus Christ, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, in all the glory, Lord, and power, honor, ang lahat ng victory, Panginoon, ay sa iyo lamang po, Lord. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Mga kaibigan, pagpapatuloy po natin, nais ko pong itanong sa inyo, alam niyo po ba na meron pong tagumpay na nagdudulot ng lumbay sa buhay ng tao? O tinatawag success that leads to sorrow. Dito po sa kwento ng aklat ng Biblia po na matatagpuan natin sa 1 Samuel chapter 8 verse 22. Meron pong kwento dito na kung saan yung mga Israelita po ay nagmithi o nagnais na magkaroon ng hari na katulad ng akarating nilang bayan. Pero ito pong tagumpay na sinabi or success, sinasabi po sa Webster Dictionary na this is an accomplishment of an aim or purpose or the attainment of popularity or profit or a person or thing that achieves desired aims or attains prosperity. So, ang tagumpay po, sinasabing pag nakamit mo yung gusto mo, yung tagumpay. Pero alam niyo po na hindi lahat ng tagumpay ay nagbibigay ng kaligayahan sa isang tao. May mga tagumpay po na nagdudulot ng kalungkutan, na sinasabi nga ng mga tao na minsan, buti pa hindi na lang ako nagkaroon ng ganito kasi ito pa ang naging sanhi ng problema, ng away, ng kaguluhan, ng karamdaman, paghihiwalay ng mag-asawa dahil sa bagay na ginusto. So, yun po yung mga halimbawa ng tagumpay o nakamit mo yung gusto, minimithi mo, nagkaroon ka, pero hindi naging masaya ang buhay. So, yun po ang mga tagumpay na naranasan natin, na nakikita natin sa paligid natin. Pero alam niyo po ba, may tagumpay sa spiritual na bahagi ng buhay natin na nagdudulot din po ng pagkawasak or pagkahiwalay natin sa Panginoon. Kaya gusto ko pong ibigay sa inyo yung nangyari po isang short or brief story po dito sa pangyayari sa nabanggit ko pong aklat sa 1 Samuel chapter 8 verses 1 to 22. Na ang plano po ng Panginoon sa Israelita ay manatili pong siya ang Diyos nila. Dahil kapag ang Diyos po ang hari ng anumang sinumang bayan o anumang bayan, ang bayan na yun ay nasa perfect peace and perfect security. Pero po, ang Israelita, nung nagkaroon ng problema dahil bilang hari ang Panginoon, nagbigay po ang Panginoon ng prophet, si Prophet Samuel. Kaya lang nung tumanda na po si Prophet Samuel, ang pumalit po yung dalawa niyang anak. Kaya lang yung dalawang anak niya hindi po sumunod sa Panginoon. Kaya nagkaroon po ng problema ang kanilang bayan. So, nung dumating ang problema ngayon, instead po na tumawag ang mga tao sa Diyos,
maghintay kung anong gagawin ng Panginoon. Hindi po rin ang nangyari, kundi sila po ang nag-decide na magkaroon sila ng hari na katulad po ng karapit bayan nila, karapit ng mga kaharian sa karapit bayan. So, nung sinabi po nila kay Samuel ang gusto nilang mangyari, alam po ni Samuel na hindi maganda ang kahinatnan. Kaya sinabi po ni Prophet Samuel sa kanila na hindi ganun ang kalooban ng Diyos. Pero sabi na, hindi gusto talaga namin. Gusto namin magkaroon kami ng hari katulad ng karating hari ng nangyayari sa karating bayan namin. So si Samuel po, pumunta sa Panginoon, sinabi niya kung anong gusto ng mga tao. Sabi ni Prophet Samuel, sinabihan na niya ang mga tao na hindi magiging maganda ang kahinatnan, pero hindi pa rin sila nakikinig sa propeta. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, Samuel, huwag kang malungkot dahil hindi ikaw ang nireject nila, kundi ako. Ayaw nila na ako ang maging hari nila. Sa madaling salita po, pinagbigyan ng Diyos ang gusto ng mga tao. Dahil nga po, di ba, ang Panginoon, ang relasyon kasi ng Panginoon at ng tao is by choice or may freedom kasi binigay ang Panginoon sa atin, sa tinatawag na free will. So, yun pong free will na yan, yun po ang kapangyarihan ng tao na pumili. So, kapag pinili po ng tao ang Diyos, so yun po ang mangyayari. Magiging hari ang Diyos sa buhay niya. Pero kapag hindi po pinili ang Diyos, wala pong magagawa ang Diyos. Kasi nga, pinigyan ng Diyos ang kalayaan ng tao. So, ganun po ang nangyari sa Israel. Kaya, bumalik ulit si Samuel po sa mga tao. Sinabi niya na, ito ang mangyayari sa inyo kapag pinagbigyan kayo ng Diyos. Magiging katulad sila. Ano yung naranasan ng mga taong yun na ang hari nila ay kapwa nila tao? Ganun din mararanasan nila. Anong ibig sabihin po? Bilang tao may limitasyon. Bilang tao may mood. Bilang tao hindi perfecto. So marami pong mga shortcomings pag tao ang namuno, naging hari. Pero sabi nila, di bali na, gusto pa rin namin. Kung ano yung gusto namin, yun ang masunod. So, yun nga po. Nagkaroon sila ng hari si King Saul or Saul po sa Tagalog. Yun po ang unang hari ng Israel. At dahil po doon, ayan, nakaranas sila ng iba't ibang uri ng kapighatian, kaguluhan. At hanggang po sa, ayan, yung bansang Israel na huwalay na sa presensya ng Panginoon. Ngayon, bakit po nangyari yon na pinili po nila na i-reject ang Panginoon? Alam niyo po, ang sabi sa Proverbs chapter 4 verse 23, kailangan kasi po ang tao para manatili yung tamang desisyon natin. Dapat yung puso natin ay malinis, or dapat binabantayan natin ang puso natin. Kaya sabi dito sa Proverbs chapter 4 verse 23, above anything else, guard your heart, because from it flow the springs of life. Ito po ang sinabi sa International Standard Version ng na Bible po. So, higit sa lahat, sabi po, ano po ang dapat ingatan or bantayan natin? Sabi yung puso natin, dapat nating bantayan. Sino ang magbabantay po nito? Hindi po ibang tao, hindi tayo sa sarili natin. Kasi tayo po ang nakakaalam kung ano po ang gusto natin. At tayo po kasi ang magde-decide. Hindi po pwedeng ipaubaya natin sa ibang tao ang puso natin. Dahil meron tayong sacred obligation from the Lord. May utos ang Panginoon na tayo po mismo pinababantay ng Panginoon.
sarili nating puso. Ayun. Kaya ba nating bantayan ang puso natin? O katulad ng kanila, katulad ng nangyari sa mga Israelites, alam niyo po, sa sarili natin, hindi natin kaya. Ngayon, binigyan tayo ng Panginoon choice na tumawag sa Kanya, humingi tayo ng tulong sa Panginoon, ng talino, kasi sabi ng Panginoon, if you lack wisdom, kung paano bantayan ang puso natin, humingi tayo ng Panginoon ng katalinuhan, o paano natin gagawin ito ayon sa kalooban ng Diyos. Bakit mahalaga po na bantayan natin ang ating mga puso? Bakit ito pinababantayan ng Panginoon? Alam niyo po kung bakit may sabi? Sabi po ng salita ng Diyos, ang puso po natin ay daluyan ng buhay. So kung ang puso natin ay may diferensya, hindi na po pwedeng maging daluyan ng buhay. Ibig sabihin mo, wala na. Hindi na natin maramdaman ang presensya ng Panginoon. Sino ba ang buhay? Diba sabi po sa salita ng Panginoon, sabi ng Panginoon, ako ang buhay. Ako ang buhay. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. So, ang Panginoon Jesucristo po ang buhay. So, hindi po siya makakapasok sa buhay natin. O, hindi siya makakapasok sa puso natin kung hindi po maging maayos sa puso natin. Kaya pinag-ingatan niya ng Panginoon dahil diyan po kumikilos ang Diyos sa ating po sa pamamagitan ng ating mga puso. So, alam niyo po ba na ang nature ng puso natin ay mahina? Bakit? Pwede kasing ang puso pwedeng madaya ayon sa salita ng Panginoon. Pwedeng sa puso natin matakot, mangamba, dahil doon sa mga negatibong pakiramdam mo, emotion po na yun. Pwede po tayong maging alipin noon. So pag naging alipin tayo ng takot, ng pangamba, ng anumang negatibong pakiramdam, ang mangyayari po niyan, mapapaniwala na po tayo sa kasinungalingan. Na kahit kasinungalingan mapapaniwala po tayo, maniwala, kasi nga, wala nang buhay na dumadaloy sa atin. Kaya nga po nakakatakot sa panahon ngayon, kasi kahit babae ka, sasabihin lalaki. Kahit yung lalaki, sabihin babae. Di po ba by nature, alam naman natin na ang babae, alam natin kung ano ang babae, alam natin kung ano ang lalaki. Pero sa panahon ngayon, binabago po ng mga tao. Binabago ng mga tao. Yung kahit anong sabihin nila, hindi po mangyayari yung gusto nila. Kasi ang katotohanan, nagpapatuloy. So I mean, hindi mangyayari yan sa pangkalahatan. Kasi marami pa rin tao po na nakikinig sa salita ng Panginoon, na nagbabantay ng kanilang mga puso. Pero yung mga taong hindi nila nababantayan ang puso nila, nadadaya po sila sa mundong ito. Kaya nga, ngayon, ito yung issue ngayon, o ito yung nababalitaan natin, o dito sa US, naging batas na po ang same-sex marriage, o yung LGBT po, yan na, binigay na yung gusto nila. Pero, ito po yung danger, kasi marami po dyan, along the way, dyan sa package na yan, na pinagkaloob sa kanila, marami pong kabiguan dyan, maraming sorrow dyan, maraming doubt, maraming bagay po dyan na hindi kayang i-handle ng tao. Diyos lang po ang pwedeng magbago, or himala ng Diyos ang pwede pong magbago dyan. Ngayon, pinaingatan ng Panginoon ang puso natin para huwag po tayong sumama din sa agos ng mundong ito, na kung saan ang pandaraya po ng sanlibutan ito ay talamak. Ngayon, hindi po ako against sa mga taong LGBT. Hindi po ako against sa mga kapatid natin, kapwa natin.
Ito lang po ang masasabi ko. Ayaw po kasi ng Panginoon na madaya ang mga tao. Kasi mahal ng Panginoon ang mga tao. So kapag napasok po tayo sa paniniwalang kasinungalingan, maraming sufferings po ang mararanasan. God wants to spare us from those sorrows, from those failures, from those despair, from depression, higit sa lahat sa destruction po ng physical and spiritual destruction. Yun po ang pinaingatan ng Panginoon. Kasi maraming tao kapag sobrang nabigo, sobrang nalungkot, nagpapakamatay. At minsan pumapatay. Yan po kasi ang gusto ng kaaway. Kaya nalulung sa drugs or kung anong ginagawa nila sa katawan nila na hanggang sa nagkaroon ng komplikasyon, hanggang sa nagdudulot nito ng kamatayan. Or ayan, nauubos yung kayamanan sa pagpapagamot na kung saan hindi naman sana mangyayari yon kung nakinig lang tayo sa Panginoon na ingatan natin ang ating mga puso. Alam niyo po, sa panahong ito, marami tayong naririnig, gyera, di ba po? Maraming threats, natural calamities, may mga lindol, baha, kung ano-ano pong karamdaman na nagbalitaan natin. Alam niyo po, ang mensahe ng Panginoon isa lang, kung susunod lang po tayo sa Panginoon, na ingatan natin ang ating mga puso sa Panginoon, isuko natin ang ating mga puso sa Panginoon, let's get closer to God. At ang relasyon po natin sa Panginoon, ayusin po natin, ilapit po natin ang mga sarili natin sa Panginoon, isuko natin ang sarili natin sa Diyos, i-commit natin ang ating mga buhay sa Panginoon. Alam niyo po, kahit anong balita na sabi niyo nakakatakot, nakakapanggilalas kasi biro nyo, sabi, ayan may West Valley fault na narinig natin para sa Pilipinas. Alam niyo po, hindi tayo dapat matatakot kasi ang Panginoon ang siya nating protection. Ano man ang mangyari sa atin, we are always in the hands of God. Kaya ito ang salita ng Panginoon na bibigay sa atin po ng assurance. Let's obey the word of God, the voice of the Lord, and everything will be alright. Kaya po kung sa oras nito, naramdaman niyo po na parang malayo kayo sa Panginoon, or may pangamba, may takot kayo nararamdaman, o anumang sitwasyon o kalagayan ng inyong puso sa oras na ito, at gusto niyo pong ilapit sa Panginoon, tulungan po kayo, manalangin po tayo sa Panginoon. Praise the Lord. Ipikit po natin ang ating mga mata bilang tanda po ng ating pananampalataya sa Diyos. At itaas po natin ang ating mga kamay bilang pagsuko sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon Jesus Cristo, Ikaw po ang Diyos na buhay, Panginoon, na aming tagapagligtas. Sa oras na ito, Lord, narito po ang puso ko, Panginoon, isinusuko ko po sa iyo, dakilang Diyos. Panginoon, kumilos ka sa buhay ko, Panginoon, dalangin ko po, dakilang Ama. Panginoon, hindi ko po kayang ingatan ang puso ko sa sarili kong kaparaanan at kakayahan. Panginoon, tulungan niyo po ako, Lord. Hallelujah. Reveal to me, Lord. Hallelujah. Your way, O Lord. Ang pamamaraan mo kung paano ko po maingatan ang puso ko, Panginoon. Ayon sa iyong kalooban, kilang Diyos. Ikaw po ang maghari sa buhay ko. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Sa oras na ito, Panginoon, anumang gawa ng kaaway sa buhay ko, Panginoon, sa oras na ito, I pray, Lord. Hallelujah. Na magkaroon po ako ng kalayaan sa lahat ng mula sa lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon, in the mighty name of Jesus. I thank you, Lord, for your answers, for the victory, Lord. Hallelujah. For your victory in my life, in Jesus' mighty name I pray. Amen. Praise the Lord. Mga kaibigan, nais ko pong sabihin sa inyo bago po tayo magwakas sa
segment po sa araw nito. Ito po ang sabi ng Panginoon sa 2 Timothy chapter 4 verses 2 to 4 na ipangaral mo ang salita. Yan, magsikap ka sa kapanahunan, sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral kundi pagkakaroon nila ng katinang tenga ay magsipag buntun sila ng sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ipabaling sa katha. Mga kaibigan, habang ang puso natin ay pukas para para sumunod at makinig sa salita ng Panginoon, samantalahin po natin makinig sa salita ng Diyos. Huwag nating hayaan na dumating yung panahon na ayaw na natin makinig sa salita ng Diyos. Ikayatin natin ang mga mahal natin sa buhay, pamilya natin, mga kaibigan natin na makinig sa salita ng Panginoon dahil sa panahon natin ngayon. Marami po ang nagtuturo ng mga katuruan na naghihiwalay sa atin, na nagpapalayo sa atin sa presensya ng Panginoon. Mga kaibigan, dalangin ko po na ang salita ng Diyos ay manatili sa puso ninyo at tumubo ito ng maayos at magbunga sa buhay ninyo at patuloy niyo pong tanggapin ang pagpapala ng Diyos sa buhay ninyo. Sa muli, ako po si Sister Luz Lilo Quisby at nawa sa susunod na Lunes, sama-sama po ulit tayo nandito makikinig sa salita ng Panginoon at get connected and stay connected with God. Marami pong salamat. God bless you.